Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Sa harap ng matinding pagsubok, masusubukan, mapapatunayan, makikita kung sino ang tunay na alagad. Madaling sabihin, gusto kong sumunod, gusto kong maglingkod sa ating Panginoon. Madaling sabihin, magbibigay ako ng aking sarili sa abot ng aking makakaya sa pagsunod at paglilingkod sa Diyos. Kapag magaganda ang mga nangyayari, kapag yung nararanasan ko sa buhay paglilingkod ay yung gusto ko at yung naaayon sa inaasahan ko, madaling maglingkod. Pero pag nagsimula nang dumating ang mga kakaibang sitwasyon na hindi ko inaasahan, hindi ko inaakala, maaari na akong magsimulang magtanong, magpapatuloy pa ba ako sa pagsunod at paglilingkod o hindi na? Magandang pagnilayan, mga kapatid, ang narinig natin mula sa unang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Naranasan ng mga apostol ang matinding pag-uusig, pagpapakasakit sa harap ng mga pinakapunong saserdote. Sila ay inusig at tinanong, mahigpit naming ipinagbabawal sa inyo ang ipangaral ang pangalan ng Jesus na yan, ang kanyang turo at ang kanyang aral, pero nagpatuloy pa rin kayo. At ang kapalit nito para sa mga alagad ay maaaring ang kanilang muling pagkakulong at maaaring ang hatol na kamatayan. Pero sa harap ng matinding pag-uusig, sa harap ng nakaambang kamatayan, matapang, malinaw ang sagot ng mga apostol sa pamumuno ni Pedro. Ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Mga kapatid, kapag mayroon tayong uri ng pananampalataya na kaya nating panindigan at kaya nating ipaglaban katulad ng mga apostol, masasabi natin na tayo ay nasa tamang daan. Pero kung kaunting sitwasyon na hindi ayon sa gusto natin, kapag kaunting pagsubok at hirap, magtatanong na agad tayo sa Diyos at magdadalawang isip, tutuloy pa ba ako o hindi na? Maaaring doon pa lang malaman agad, hindi ako tunay na alagad. Ang sino mang nagnanais na sumunod sa akin, sabi ni Jesus, ay dapat matutong magpasan ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Dapat bago tayo magdesisyon na sumunod at maglingkod sa ating Panginoon, malinaw ang lahat ng pwede nating maranasan. Ang tunay na pagsunod at paglilingkod sa Diyos ay may kasamang krus. At ano ba yung ibig sabihin ng krus? Pagpapakasakit, paghihirap, kamatayan. Pero kung mananalig tayo at magtitiwala kay Jesus sa kabila ng pagpapakasakit, paghihirap at kamatayan na yan, nandun ang muling pagkabuhay. Kapistahan ni San Estanislao, obispo na sa kanyang katapangan nanindigan para sa pananampalataya. Kahit alam na alam niya, papatayin siya, nanindigan pa rin siya at ipinaglaban pa rin niya ang kanyang pananampalataya. Kaya dahil doon sa kanyang katapangan,
sa kanyang paninindigan sa pananampalataya. Kinilala ng Diyos ang kanyang pananampalatayang matatag, ang kanyang pagkapit at pananalig kay Jesus, at siya'y hinirang bilang martir ng simbahan. Mga kapatid, sa panahon ngayon, naghahanap ang simbahan ng mga susunod sa yapak ng mga apostol, ng mga martir, ng mga banal na maninindigan at handang magbigay ng sarili alang-alang kay Jesus at sa mabuting balita. Mas susunod sa kagustuhan at kalooban ng Diyos kaysa sa kagustuhan ng tao. Amen.